Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Choi. Taong 1977, Tudela, Cebu. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ni Choi malapit sa may simbahan. Nasa edad 15 taong gulang pa lamang siya noon, kung kaya't wala pa siyang gaanong alam pagdating sa mga lihim na karunungan at mga nilalang na hindi nasisilayan ng mga ordinaryong mata. Bagaman isang albularyo ang kanyang ama, namuhay siya katulad lamang ng mga ordinaryong bata sa kanila. Ginagawa ng kanyang ama ang lahat ng makakaya nito, mailayo lamang siya sa landas ng pagiging isang albularyo. Bukod kasi sa ayaw na ng kanyang amang may magmana pa sa lihim nitong karunungan, wala din itong ibang hangad kay Choi, kundi ang makapagtapos at makapagtrabaho sa ibayong bayan. Sa loob ng mahabang panahon, ang panggagamot ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Mahirap mang sabihin pero, napipilitang maningil ang kanyang ama gawa ng wala itong ibang trabaho. Bagaman may bayad ang kanyang panggagamot, hindi mo siya masasabing bulaang albularyo. Sa lahat kasi ng ginamot ng ama ni Choi, ni isa wala doong dumanas ng kakaiba matapos nilang magpakonsulta. Halos lahat nga sila, mabilis ang gumaling sa kanilang karamdaman matapos ang gamutan. Dahil sa husay ng panggagamot nito, kung kaya't hindi nila maipagkakaila na yon ang umahon sa buhay nila. Dati, halos isang kahig at isang tukalang din ang pamilya nila, subalit nang madiskubre ng mga tao ang husay ng kanyang ama, doon na dahan-dahang nagbago ang kanilang mga buhay. Sa pagsapit ng linggo ng Biyernes Santo, marami ang tumungong albularyo sa lugar nila Choi. Nakasanayan na kasi ng mga itong magtipon-tipon para mapag-usapan ang tungkol sa kukunin nilang agimat at mutya. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang lugar nila sa Tudela, maraming nakukuhang mutya, lalong-lalo na sa tabing dagat. Karamihan sa mga mutyang makukuha mo roon, ginagamit sa pagbubuhay ng mga agimat. Isa yung napakahalagang sangkap para sa mga antingero at albularyo, lalong-lalo na kapag meron silang dinadasalang gamit. Hindi pa man sumasapit ang Huwebes Santo, marami na ang dumadagsa sa bahay nila Choi para makausap ang kanyang ama. Ito kasi ang gumagabay sa lahat ng mga antingerong napapadpad sa kanilang lugar upang marating ang magandang parte ng dalampasigan para pagkuhanan ng mga karga. Pagsilay ni Choi na marami ng antingerong nagtitipon sa bahay nila, agad naman niyang pinuntahan ang kanyang ama na abalang-abala sa pagro-rosaryo. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, hindi niya yun tinantanan hanggang sa makuha na niya ang atensyon nito. Tay, lumabas na ho kayo. Marami ang naghihintay sa inyo sa labas. Bungad na wika ni Choi. Nang marinig ito ng kanyang ama, dahan-dahan naman itong ibinaba ang rosaryong hawak niya, sabay sagot sa kanyang anak ng, "Hayaan mo sila, anak. Kung pursigido talaga sila, maghihintay sila. Bantayan mo dito ang nanay mo, habang wala ako." Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumayo at mabilis ang lumabas sa kanilang tahanan. Pagsilay ni Choi na papalabas na ito, agad naman niya yung sinamahan para makiusyoso. Marami na kasi ang nagiging palaisipan sa kanya noon, kagaya ng mga rason kung bakit dinadagsa sila ng tao kapag Biyernes Santo. Sa paglabas nila ng kanilang tahanan, agad naman silang nilapitan ng mga antingero. Karamihan sa mga ito ay merong ibinubulong sa kanyang ama, na siya namang nagsilbing isang malaking katanungan para sa kanya. Ang mga naririnig noon ni Choi tungkol sa mga buhay na salita, tigalpo, talandro,
palipadhangin at kung ano-ano pa na mayroong kaugnayan sa mga lihim na karunungan. Makalipas lamang ang ilang minutong ganon at ganon ang kaganapan sa kanilang tahanan, merong lumapit sa kanyang amang isang lalaking may sukbit na sundang na nasa bewang. Pagharap nilang dalawa, pabulong naman itong nagtanong ng, "Marami ba ang sasama? Bilisan mo na para hindi na kami abutan pa ng gabi sa lugar na ito." Matapos nitong makapagsalita, tanging pagtangulang naman ang ginawa ng kanyang ama habang pilit kinakausap ang mga bagong antingero na nagawi sa lugar nila. Lumipas pa ang kalahating oras, nagpa siya na itong tahakin ng daan patungo sa lugar na pinagkukunan nila ng mga mutya. Si Choi noon, nanatiling kasama ng kanyang ina sa loob ng bahay nila. Wala itong kaide-ideya sa kung ano ang nangyayari noong mismong araw na yon, sa kadahilan ng kahit nakatiting na impormasyon, walang ibinahagi ang kanyang ama sa kanya. Ayaw din namang magsalita ng kanyang ina, kung kaya't nanatiling palaisipan para kay Choi ang mga kaganapan. Kinagabihan noong araw, nanatiling naghihintay silang mag-ina sa pagbalik ng kanilang padre de pamilya. Bagaman bata pa siya, hindi niya maipagkakaila ang labis na pag-aalala ng kanyang ina. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, habang naghihintay sila sa kanilang kusina, nakarinig sila ng malakas na pagkatok sa pinto. Sinasabayan din yon ang pag-aangil ng taong yon na parabang nagtamo ito ng matinding pinsala sa katawan. Dahil sa mga bagay na kanilang narinig, dali-dali naman silang lumapit habang patuloy na tinatanong ang panauhin. Pagrinig ni Choi sa boses ng kanyang ama, hindi na siya nag-alangan pang buksan ang pinto ng bahay nila. Sa paghawi niya ng pinto, bumungad ang kanyang amang duguan at merong tarak ng patalim sa tagiliran. Paika-ika na din ang paglakad nito at halos napakaputla na ng kanyang pagmumuka. Matapos nilang masaksihan ang pangyayari, agad naman nilang itinrangka ang pinto upang hindi na magawang makapasok ng nilalang na gumawa ng karumal-dumal na bagay sa kanilang padre de pamilya. Makalipas lamang ang ilang minuto, kahit papaano unti-unti nang kumakalma ang kanyang ama. Nang magawa na nilang magamot ang sugat nito, tapatan itong nagkwento sa kanila ukol sa mga bagay na nangyari sa lugar na kanilang pinuntahan. Ayon sa kanyang ama, lahat ng sumama sa kanila noong umaga hindi na nakabalik ng buhay. Lahat ng mga ito ay napaslang ng mga demonyong nagbabantay sa lugar na pinagkukunan nila ng mutya. Ang hindi niya noon maintindihan ay kung bakit nakapasok ang mga ito sa lugar na yon, gayong itinuturing itong banal ng karamihan sa mga antingero. Dagdag pa nito na, tatlong demonyo lamang ang bumantay sa kanila roon, subalit kahit isa sa kanila walang umubra. Naniniwala din ang ama ni Choi, naninirahan lamang sa kanilang lugar ang mga nilalang na pumaslang sa mga taong tinulungan niyang makakuha ng mutya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng kanyang ama na kung maaari, iwasan na muna nilang lumabas ng kanilang tahanan. Makakatulong ito nang sa gayoy hindi nila makumpronta ang mga demonyong naghahanap sa kanyang ama. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpa siya na silang magpahinga. Sa paglalim pa ng gabi, panakanaka naman ang paggising ni Choi sa kadahilan ng may mga naririnig siyang kakaibang kaluskos sa labas ng kanilang tahanan. Dala ng kanyang kuryosidad, minabuti niyang lumabas ng kanyang silid para makiramdam. Akala niya noon mga aso lang ang mga nilalang na yon, pero sa pagdating niya sa altar ng kanilang sala, bumulaga sa kanyang mga mata ang kanyang amang nagdarasal ng taimtim. Sa unang tingin, ordinaryo lamang ang pagdarasal nito, ngunit kapag nilapitan mo ito,
doon mo masisilayan ang napakaraming dugo na dahan-dahang umaagos sa kanyang mga mata, maging sa mga kamay kung saan nakalagay ang hawak-hawak niyang rosaryo. Dahil sa mga bagay na nasilayan noon ni Choi, agad naman niyang nilapitan ang kanyang ama para yon ay kausapin. Batid niya kasing hindi maganda ang kalagayan nito, gawa ng napakarami na nitong dugong nawawala sa katawan. Subalit, paghawak na paghawak pa lamang niya sa balikat ng kanyang ama, narinig niya itong nagsalita na huwag itong hawakan. Ngunit dahil sa pag-aalala ni Choi, pilit niya pa rin yung ginising hanggang sa dumating ang puntong bumagsak ito sa lupa habang nananatiling nananalangin. Choi, bumalik ka sa loob. Pabayaan mo ako rito. Huwag mo akong istorbohin. Wika ng kanyang ama, pagmulat ng kaliwang mata nito. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng malalakas na pagkalampag sa dingding ng kanilang tahanan. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali namang lumuhod ang kanyang ama at muli na namang nagdasal. Habang nagro-rosaryo ito, unti-unti namang nawawala ang kalampag na kanilang naririnig. Ngunit, lingid sa kaalaman ni Choi, kaya lang nawala ang ingay na yon sa kadahilan ng pilit yung itinataboy ng kanyang ama. Sa bawat katagang binibigkas nito, kitang-kita niya ang pagliyab ng kandila sa altar kahit wala namang hanging sumisimoy sa loob. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, nagpasya siyang pagmasdan ng labas ng kanilang tahanan. Pagdating niya sa pinto ng bahay nila, dahan-dahan niyang sinilip ang siwang na siyang naging sanhi upang masilayan niya ang nilalang na nasa labas ng kanilang bakuran. Kung hindi siya nagkakamali, nasa lima ang bilang ng mga ito at pilit yung pumapasok sa bakod ng bahay nila. Ang labis niya lang noong ipinagtataka ay kung bakit hindi nakakapasok ang mga nilalang na yon kahit naman hindi gaanong kataasan ang kanilang bakod. Yung parabang merong harang na sumasagabal. May mga nasisipat din siyang nilalang na pilit lumulundag ng napakataas pero wala pa rin yung nagagawa para lagpasan ang harang na ginawa ng kanyang ama. Sa paglalimpa ng gabi, patuloy pa rin ang pagdarasal ng kanilang padre de pamilya. Bagaman naliligo na ito sa kanyang sariling dugo, nagpatuloy pa rin yun sa kanyang ginagawa, maprotektahan lamang ang kanyang mag-ina. Nang dumating na sa puntong hindi na nito makayanan ng labis na pagtitiis, agad naman yung tumayo at kasabay nito ang paghawak nito sa balikat ni Choi habang mabilisan yung kinakaladkad patungo sa loob ng kanilang silid. Pagpasok nilang dalawa, agad namang ginising ng kanyang ama ang natutulog niyang ina para pagsabihan ukol sa kanilang paglikas. Dahil sa lakas ng pagkakatapik doon ng kanyang ama, dali-dali naman yung nagising. Pagtayo na pagtayo nito, mabilisan naman nilang binagtas ang daan patungo sa likod ng kanilang tahanan. Habang nagmamadali silang lumabas, rinig na rinig nila ang pagkawasak ng mga nilalang sa kanilang bahay. Ilang metro lang noon ang naging layo nila sa lugar na sipat ni Choi ang pag-uga ng kanilang tahanan hanggang sa hindi naglaon bumigay na ang mga pundasyon nito. Makalipas lamang ang ilang minutong pananakbo, nadapo sila sa kakahuyan di kalayuan sa daan patungong baryo. Alam ng kanyang ama na maaabutan na sila ng mga humahabol sa kanila kung kaya't nagpa siya yung itago sila Choi sa ilalim ng puno. Nagkataon namang merong butas ang katawan ng punong kanilang nilapitan kung kaya't nagawa nitong maisiksik ang kanyang mag-ina. Bago sila iwan ang kanilang padre de pamilya, pasimple yung umiti habang nagwiwika ng Choi, bantayan mo ang iyong ina. Dito ka lang, magtiwala ka. Bagaman paika-ika pa ang paglalakad nito,
pilit nitong hinarangan ang daan patungo sa puno. Matyaga yung nagbantay sa paligid hanggang sa dumating ang puntong nagawa na itong masilayan ng mga nilalang na humahabol sa kanila. Dahil sa hindi ito gaanong kalayuan sa kinaroroonan nila Choi, kung kaya't saksing buhay siya sa wangis ng mga ito. Ayon sa kanya, ang mga nilalang na humahabol noon sa kanila ay kayang gayahin ang wangis ng iba't ibang hayop na kanilang nakikita. Yun nga lang, ang pinagkaiba lamang ng mga ito, wala silang ibang kulay bukod sa kulay itim. Ang mga nakikita niyang hayop noong mga oras na yon, dalawang aso, isang kalabaw, dalawang baboy, at isang baka. Bagaman kawangis ng mga ito ang mga ordinaryong hayop, makikita mo sa kanilang sukat at kulay ng mga mata kung ano ang kanilang pagkakaiba. Sa paglapit ng mga nilalang na yon sa kanyang ama, dahan-dahan naman yung tumayo at kasabay nito ang paglitaw ng mga animoy taong hubot-hubad sa gitnang bahagi ng mga nilalang. Habang lumalabas ang mga ito sa hayop, rinig na rinig ni Choi ang pag-aangil ng mga ito, hudyat ng kanilang itinatagong kabangisan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat niya ang isa sa mga nilalang na dahan-dahang iniaangat ang kanyang hintuturo na parabang itinuturo nito ang buwan. Pagmasdan mo ang bagay na nagbibigay sa amin ng kapangyarihan. Hindi ba't napakaganda niyang tingnan? Yan lamang ang magiging saksi kung papaano ka namin papatayin ngayong gabi. Wika ng nilalang sa kanyang ama. Matapos nitong makapagwika, bigla naman itong umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang pagsiuslian ng matatalas niyang pangil sa kanyang bunganga. Nag-umpisa na ding tubuan ng sungay ang nilalang na yon na siya namang labis na ikinatakot ni Choi. Akala nga niya, walang panama doon ang kanyang ama, gawa ng kitang-kita naman niya sa wangis ng mga ito ang pagiging mamamatay tao. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat ni Choi ang kanyang ama na merong dinukot sa bulsa. Dahan-dahan niya yung ibinaon sa kanyang sugat at kasabay nito ang pagbunot nito ng sundang sa kanyang tagiliran. Matapos niya itong maisakatuparan, seryoso niyang pinagmasda ng mga nilalang habang patuloy na nakikiramdam. Nang masipat naman ang mga nilalang na yon ang ginawa ng kanyang ama, hindi na ito nag-alangan pang sumugod. Kahit dehado ang kanyang ama noon na makipagbuno sa mga nilalang na yon, buong tapang itong humarap alang-alang sa kanilang mag-ina. Dahil sa mga nangyari, halos mapaiyak naman silang mag-ina sa kadahilan ng kahit nais man nilang tumulong, alam nilang wala silang magagawa. Si Choi noon, nasa edad 15. Ang kanyang ina naman, masyadong matatakutin at walang karanasan sa kahit na anong uri ng labanan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, tanging pananalangin na lamang ang nagawa nila para naman kahit papaano magkaroon ng karagdagang proteksyon ang kanilang padre de pamilya. Pagsilay ni Choi sa pagsunggab ng isang aswang sa likurang bahagi ng kanyang ama, tanging pagpikit na lamang ang kanyang nagawa habang patuloy na sumisigaw. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, doon niya na silayang hawak-hawak na yon ang kanyang ama sa leeg habang patuloy na itinatarak nito ang hawak niyang sundang sa dibdib ng nilalang. Matapos niyang maramdamang patay na ang nilalang na yon, para niya itong basurang itinapon sa gilid ng kakahuyan. Huwag niyo kong mamaliitin. Baka pagsisihan niyo ang bagay na yan. Seryosong wika ng ama ni Choi matapos nitong kitila ng buhay ang isa sa mga nilalang. Nang marinig naman ito ng kanyang kalaban, mas lalo yung nagsiangil habang patuloy na nagwawala. Ang isa sa mga ito, animoy masisiraan na ng bait dahil sa paulit-ulit nitong pagsigaw. Maya-maya pa,
Nang kumalma na ang mga nilalang na yon, nanlilisik naman ang mga mata nitong tumitig sa kanya habang dahan-dahang lumalapit. Sa isang iglap, muli na namang sumugod ang mga ito na siya namang buong tapang na sinalubong ng ama ni Choi. Kahit napakarami na nitong galos at kalmot sa katawan, nagpatuloy pa rin yon sa kanyang pakikipaglaban hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Dahil sa parehas ng pagod ang magkabilang panig, kung kaya't buong tapang na nilang tinanggap ang pag-atake ng bawat isa. Yung isang ang aswang na sumugod sa harapan ng ama ni Choi, harapan itong tinanggap ang taga ng sundang na parabang wala yung sapat na talim para tumalab sa kanyang katawan. Subalit paglapat ng talim nito sa kanyang leeg, bigla namang humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan na siyang naging sanhi ng mabilisan itong kamatayan. Ang ama naman noon ni Choi, napakarami ng tinatanggap na saksak sa kanyang tiyan at dibdib, subalit hindi ito nagiging hadlang sa kanya para makipaglaban sa abot ng kanyang lakas at kakayahan. Sa bawat paghataw nito ng kanyang sundang, panay ang pagsigaw nito ng napakalakas upang makalikom ng sapat na puwersa para patayin ang mga nilalang napilit na nagtutulong-tulong upang pabagsakin siya. Lumipas pa ang kalahating oras, muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Medyo hindi na noon masipat ni Choi ang nangyayari sa lugar na pinaglalabanan ng kanyang ama at ng mga nilalang, gawa nang nagtago ang buwan sa kaulapan. Sa muling pagliwanag nito, nasipat niya ang kanyang amang nakatayo sa harapan ng isang aswang na wala ng isang binti at kamay. Dahan-dahan yung gumagapang papalapit sa kanyang ama na halos hindi na makagalaw dahil sa labis na pagod at pinsalang tinamo nito sa kanyang katawan. Nang mapagtanto ni Choi na malapit ng mahawakan ng nilalang na yon ang kanyang ama, buong lakas naman siyang nagpumiglas sa pagkakahawak ng kanyang ina at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtakbo patungo sa kinaroroonan ng kanilang padre de pamilya. Paghawak niya sa sundang na bitbit nito, napansin niyang napakapurol na nito, subalit hindi yun naging hadlang para sa kanya upang gamitin yon para patayin ang nilalang na dahan-dahang lumalapit. Pagtitig ng aswang sa kanya, umangil naman yon ng napakalakas, subalit hindi ito sapat para mabigyan siya nito ng takot para tumakbo. Bagaman alam ni Choi na nakakapangilabot ang mga nilalang na yon, hindi niya kayang tiisin ang kanyang ama na mamatay na lamang sa kanyang harapan. Habang sinisindak niya ang aswang na huwag lumapit sa kanila, panay naman ang ginagawa niyang paggising sa kanyang ama. Napansin niya kasing nakatingala yon sa kalangitan, tulala at animoy hindi na humihinga. Nang masipat naman niya ang aswang na humawak na sa paa ng kanyang ama, buong lakas naman niya yung hinataw ng sundang hanggang sa hindi maglaon kumalas na ang kamay nito sa kanyang braso. Dahil sa ginawa ni Choi, tanging pagsigaw lang naman ang nagawa ng aswang habang pilit na lumalayo sa kanilang kinaroroonan. Matapos niyang masilayan ang pag-atras nito, buong tapang naman niya yung sinundan para patawan ng parusang kamatayan. Hindi na siya nag-alangan pang kitila ng buhay ang nilalang na yon, gawa ng sa isip-isip niya, yun na lamang ang nag-iisang paraan para matahimik ang kanyang pamilya. Sa pagtarak niya ng sundang sa likod nito, wala nang nagawa ang aswang kundi ang umangil habang naghihintay ng kanyang kamatayan. Hindi naglaon, tuluyan na din yung nawala ng buhay, kung kaya't nagpasya siyang bumalik na sa kinaroroonan ng kanilang padre de pamilya. Bagaman hindi na humihinga ang kanyang ama, pilit pa rin nila yung dinala sa pinakamalapit na albularyo na kakilala nila. Pagdating nila roon, nagulat na lamang sila nang mapag-alaman nilang buhay pa ito. Halos inabot din sila ng ilang araw sa bahay ng kakilala nilang albularyo hanggang sa unti-unti nang bumalik ang dating ulirat ng kanyang ama. Bagaman gumaling ito at nakaligtas sa tiyak na kapahamakan, ayon sa albularyong gumamot dito,
meron ng limitasyon ng bawat galaw na kanyang gagawin. Hindi na din ito makakapanggamot dahil sa pinsalang kanyang tinamo sa kanyang katawan. Dagdag pa ng albularyo, lahat ng lihim na karunungan ng kanyang ama ay isinakripisyo nito sa labang yon para lamang mailigtas silang dalawa. Magmula noong napag-alaman nila ang tungkol sa karamdaman ng kanilang padre de familia, ginawa nila ang lahat ng makakaya ng kanyang ina para magtrabaho at makapagpadala ng makakain sa kanilang hapagkainan. Wala na din noong tumulong sa kanila sa kadahilanan ang iilan sa mga dati nilang pasyenteng natulungan naniniwalang wala silang utang na loob sa ama ni Choi gawa ng bayad ang serbisyo nito. Subalit kahit ganun na ang nangyari, nanatili pa rin silang masaya dahil kahit papaano na isalba nila ang kanyang ama. Noong minsang mapasabak ito sa isang inkwentro na kinasangkutan ng mga aswang. At nangyari yon dahil lamang sa pag-aasam nilang mga antingero na makuha ang kanilang inaasam na perpektong sangkap para sa mga mutya. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe no, sobrang ganda ng gamit na to. Isipin nyo, kahit hindi nyo na dasalan o kahit anumang klaseng ritual ang gawin nyo sa isang mutya, once na makuha nyo itong pinaka-perfectong sangkap na to, eh gagana yung mutya nyo. Siguro hindi lang ito purong kanan, no? Meron din itong silbi para sa mga kaliwa. Kasi kung walang silbi ito sa kaliwa, eh bakit mag-aaksaya ng oras yung mga aswang na pumunta ron? Diba? Pero ang iniisip ko lang, bakit nagtataka yung ama ni Choi na may mga aswang dun sa lugar na pinagkukuhanan nila nung perpektong sangkap? Ano ba yun? First time nilang ma-encounter? O ngayon lang nangyari talaga yun sa lugar nila? Kasi nga, parang yearly yata nakukuha nila yung sangkap na yun eh. O sobrang mailap nun kaya konti lang yung meron. Kasi isipin nyo ha, kung taon-taon nakukuha nila yung perpektong sangkap na yun, edi sana tapos na agad yung mission nila. Pero parang hindi eh, no? Siguro nagkataon lang na mapupunta talaga nung araw na yon yung perpektong sangkap na yon. Tapos alam din ng mga aswang na magkakaroon ng mutya na yon. Kaya siguro nagkaroon ng inkwentro sa pagitan nga na itong mga antingero tsaka ng mga aswang. Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.